Ulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinay bantamweight Nesty Petesio handang-handa na para sa matchup kontra Maisnam Mina Kumari Devi ng India sa semifinal ng Asian Women's Continental Boxing Championship sa China. Two-time champion Brian Villoria, malaki ang tsansa na mahirang bilang susunod na challenger ni WBC flyweight titleist Roman Gonzalez. Phil American BMX rider Daniel Caluwag, kumpiyansang makakatiket patungong 2016 Rio Olympics. Powerhouse National University Bulldogs, kumumpleto ng sweep sa group preliminaries ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Swingman Zoran Dragic, inilaglag na sa roster ng Boston Celtics. 9th seed Gyle Simon, walang hirap na nagmarcha patungong second round ng Rogers Tennis Cup sa Montreal, Canada. At ikalawang Grand Tour title ngayong season, target ni reigning Tour de France champion Chris Froome sa kanyang nalalapit na pagpedal sa Spanish Vuelta Cycling Race. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Ms. Meg Siozon. Sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, handang-handa na si Pinay bantamweight Nesty Petesio para sa matchup kontra Maisnam Mina Kumari Devi ng India sa semifinal ng Asian Women's Continental Boxing Championships sa China. Ang 23-year-old Santa Cruz Davao del Sur Pride ay ang lone Pinay standing sa apat na kataong national boxing team na itinadala ng ABAP sa week-long event. Ang kabuang detalye ay hatid ni Arian Malyare. Inilatag na ng national coaching staff ang plano para sa susunod na pagsampa ng ring ni Pinay bantamweight Nesty Petesio sa Asian Women's Continental Boxing Championship sa China. Kahapon ay nakasiguro ng bronze medal ang 23-year-old pugilist sa week-long slugfest matapos na dominahin niya si Japanese rival Sana Kawano sa quarterfinals. At sa fifth day of action bukas, makakatapat naman ni Petesio si Maisnam Mina Kumari Devi ng India sa pwesto sa finals. Sa panayam ng PTV Sports, inihayag ni ABAP Executive Director Ed Bixon na napag-aralan na ng coaching staff ang tamang estratehiya na gagamitin para sa match-up contra Indian counterpart. Nesty Petesio is doing well. Determinado siya na makakuha ng panalo rito. Sa bagong scoring system, ang tinitingnan talaga nila dyan kung sino ang mas dominante. Kahit na malakas kang manuntok, kung paisa-isa naman, hindi ka bibigyan ng magandang resulta. Pero in so far as the opponent of Nesty is concerned, binidyo namin yung kanyang huling laban against Kazakhstan. And pinag-aaralan naman at pinag-iinsayuhan ni Nesty kasama ng kanyang mga coaches na sina Roel Velasco at si Michel Martinez kung anong dapat nilang gawin. At dahil kilalang malakas ang kalaban, mas minigso na huwag magbigay ng forecast sa kahihinatnan ng semifinal match na Petesio at Devi. Actually, ngayon lang namin nakita itong Indian boxer na ito. Pero kilala kasi ang India na isa sa mga pinakamalakas na kupunan sa women's boxing. That's very hard to say. No? Alam mo, kahit anong pag-aaral ang gawin mo sa estilo ng isang boksingero, pagdating sa loob ng ring, usually hindi naman yun ang nangyayari. Mm-mm. So, sigurado yan na gagawa sila ng ibang klaseng mga galaw, ibang klaseng strategiya. Kailangan lang na magtugon tayo sa sitwasyon, magawa kung anong dapat kailangan na gawin. Si Petesio ang natitirang national boxer sa Asian Meet matapos na malaglag sa kompetisyon sina light flyweight Josie Gabuco, flyweight Irish Magno at lightweight Risa Pasuwit. Para sa PTV Sports, Arjen Telebisyon ng Bayan. Sa basketball, sa ilalim ng pamumuno ni National Coach Tab Baldwin,
Mas mabigat na ensayo ang pinagdaraanan ngayon ng Gilas Pilipinas Training Pool. Ito'y bilang preparasyon para sa kanilang nalalapit na kampanya sa FIBA Asia Men's Championships sa China. Narito ang report ni Haji Caaminio. Aminado si Gilas Pilipinas shooting guard Gary David na mas mahigpit na training camp ang ipinatutupad ngayon ni National Coach Tab Baldwin. Ayon kay David, sa unang araw pa lamang ng ensayo ay mistulang ipinagbawal na di umano ni Baldwin ang maging lalambot-lambot sa mga drills. Joystick yun dahil kailangan namin laging full of energy. Yun yung gusto niya kasi sa practice talagang game situation lagi. Pag-start ng practice, kailangan ano kami full of ganado kami. Pwede yung petics na lahat ng mga drills na ginagawa namin kailangan full speed na game situation. Ayun yung mga yung parang wala lang na ginagawa lang natin yun just for para magawa lang. Gusto niya habang ginagawa mo may purpose talaga at makikita mo talaga na game situation. Inamin rin ni David na binigyan sila ng motibasyon ni Baldwin lalo na ang mga veteran players ng 16-man pool. Nali sa amin yun ni Coach Staff na kailangan lagi kaming tumatakbo, lagi kaming ano, kasi ganun ang gagawin namin sa laro para magawa namin yun. Kaya siyempre, tinatanggal niya yung mentality ng mga Pinoy na medyo kapag yung may edad ka na, kailangan, pwede lang, hindi niya, yung tinatanggal niya sa amin, kaya pa naman namin tumakbo. Ang Gilas Pilipinas National Pool ay naghahanda para sa pagsuong sa hamon ng FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na buwan. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantalang pinintasan naman ni veteran sports columnist Kinito Henson ang final presentation ng China sa bidding war para sa hosting ng 2019 FIBA Basketball World Cup. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Naniniwala si veteran sports columnist Kenito Henson na may halong paninumbat ang final presentation ng China sa bidding para sa hosting ng 2019 FIBA World Cup. Ayon kay Henson, bagamat malaking tulong ang ipinagmamalaking infrastructure ng China tulad ng mga venues at hotels, tila nagkaroon naman ng pahapyaw ang kanilang presentasyon sa harap ng mga miyembro ng FIBA Central Board. And even in the audiovisual presentation in China, sinabi nila, no? China never, never lets you down. Anong gusto sabihin nun? Parang they were collecting on a debt. Because we all know that FIBA, every time nangangailangan sila ng host for FIBA Asia Championships, nandiyan palagi ang China. This coming September, China will be hosting the third of the last four FIBA Asia Championships. So parang sinasabi rin China, always given in to you. Now we want you to back us up. Diit pa ni Henson, malaking bagay sana ang pagiging social media capital of the world ng Pilipinas kung ang pagbabasehan ay ang kagustuhan ng FIBA na gawing worldwide event ang Quadrennial Cage Fest. We were ready to globalize the excitement that we could generate by hosting the World Cup. So tingin ko, yan ang malaking pagkukulang ng pag-iisip ng FIBA. No? Hindi nila nakita yun. Hindi nila nakita yung level of appreciation that we wanted them to have. They just went down to the bottom line. They went down to dollars and cents. And there's no way that we can match China. Napasa kamay ng China ang hosting rights ng susunod na edisyon ng Basketball World Cup matapos na talunin nila ang Pilipinas sa botohan ng FIBA Central Board 14-7. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa basketball pa rin, naniniwala ang sports analyst Henry Liao na malaki ang maitutulong ni star point guard Jimmy Alapag sa Asam ng Meralco Bolts na makapagsubi ng maiden championship sa PBA. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caaminio. Sang-ayon si veteran sports analyst Henry Liao sa desisyon ni star point guard Jimmy Alapag na magbalik aksyon sa PBA. Ang 5'9 dribbler ay nagretiro noong Pebrero, pero noong Biyernes ay inanunsyo ng liga na inaprobahan nila ang 3-team trade na magdadala sa kanya sa Meralco Bolts mula sa Talk and Text tropang Texters. Ayon kay Liao, sa edad na 37 ay naniniwala siya na may ibubuga pa sa liga si Alapag. People 37 years old, they're washed up.
Okay. Jimmy Alapag was at this peak pa rin, 37. When you look at Asi Taulava, 43 years old, and he's trying for the Philippine team 2009, 11, tapos ngayon 15, at that time, he could even make it. Bakit that Jimmy Alapag? Jimmy Alapag still at the top of the game. Ako, I love Jimmy Alapag. The way he plays, nandun ng energy, hustle, alam. Yan ang tunay na puso. Kwento pa ni Liao, malaking bagay ang leadership at experience na taglay ni Alapag sa asam ng Meralco na makasungkit ng Maiden Championship sa PBA. So mga 37 na sinasabi, I don't give a lot of meaning to that. He can still play na at the same time, share the exactly bakit siya umabot sa career niya ganun na so many years sa ganun. Leadership, nauna, kumbaga, learn to trust your teammates more. These are pointers na sabihin natin eh. Somebody who's been up there, nakaka-relate lang to other young players na sabihin natin eh, who are just maybe coming off the draft, no? So sabi nila, they can get a lot of pointers, no? Si Alapag ay kumopo ng 6 na PBA titles at isang league MVP award sa paglalaro ng 12 seasons para sa Talk and Text. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Lipat naman tayo sa volleyball. Kumumpleto ng sweep sa group preliminaries ng Collegiate Conference ng Spikers Turf ang powerhouse National University Bulldogs. Ito'y matapos at dominahin nila ang erstwhile unbeaten Emilio Aguinaldo College Generals 25-20, 25-21 at 27-25 sa larong sinagawa sa San Juan Arena kahapon. Si Spiker Brian Bagunas ang namuno sa atake ng Bulldogs sa kanyang team-high 10 points habang nag-ambag naman ng pinagsamang 18 markers para sa team sina Kim Malabunga at Francis Saura. Si Howard Mojica naman ang bumulikat ng unso sa panig ng Generals sa kanyang losing effort at 22 points dahil sa panalo ng ibabaw sa Group A ang NU sa kanilang record na 5 wins and 0 losses habang tumapos ang pangalawa naman ang AYAC sa kanilang kartadang 4 victories against 1 defeat. American BMX rider Daniel Caduag, kumpiyansang makakasungkit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics. Iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Malaki ang tsansa ng two-time champion Brian the Hawaiian Punch Viloria na ang susunod na challenger ni WBC Flyweight Champion Roman Chocolatito Gonzalez. Ito ang pinahiwatig ng manager ni Gonzalez sa si Carlos Blandon Vidaure sa panayam ng ESPN.com o ni ESPN.com columnist Dan Rafael. Ayon kay Vidaure, sa tingin niya ay si Vidaure ang pwedeng magbigay ng magandang laban kay Gonzalez dahil din sa impresibong resume ng Pan-American fighter. Sa katunayan, noong Hulyo 25 lamang ay nag-reinstro si Vidaure ng first round knockout victory sa rematch kontra Mexican rival Omar Soto. Bukod kay Viloria, nasa radar din ng Team Gonzalez sina former Worldline Flyweight Champion Giovanni Segura ng Mexico at Puerto Rican contender Mac Williams Arroyo. Sa Oktubre 17 sa Madison Square Garden sa New York, inaasa magsasagawa ng title defense si Gonzalez. Sa boxing pa rin, patuloy ang pagbabanat ng buto ng Team Casimero sa training camp. Ito'y habang hinihintay nila ang kumpirmasyon ng title eliminator kontra Puerto Rican rival Mac Williams Arroyo. May report si Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Patuloy ang dibdibang training camp ni IBF flyweight contender Jeanriel Casimero sa Las Vegas, Nevada. Ito'y kahit hindi pa opisyal na naikakasa ang kanyang title eliminator kontra Mac Williams Arroyo ng Puerto Rico. Ayon kay international boxing promoter Sammy Geroani, mas minabuti nila na dalhin sa Amerika si Casimero dahil kumpirmasyon ng play date at venue na lamang ang hinihintay para may sakatuparan ng showdown kontra Arroyo. Oh, walang problema ang training niya. In fact, ma-setup na namin lahat ng ano nito. Well, ang ano nito, maraming makukuha man namin na Mexican ano nito, fighters for Paris. At sakaling muling ganapin ang laban sa harap ng mga Puerto Rican fans, hindi naman
pa si Jeloani sa posibilidad na maulit ang tila one-sided na officiating sa failed title challenge ni Casimero kontra hometown hero Amnat Renroeng ng Thailand noong isang buwan. Kwa naman sa Puerto Rican, we are always making arrangements with the crew, legislation. Walang problema, Dennis. Walang problema. As long as hindi, walang wrestling. Unang pinagharian ni Casimero ang IBF Light Flyweight Division mula 2012 hanggang 2014 bago siya umakyat sa flyweight class. Para sa PTV Sports, Ricky R. Santos, Sports Radio 918. Sa cycling, doble kayon sa ensayong iyon si Philamerican BMX rider Daniel Caluwag. Ito'y parang sa kanyang ansam na muli makasungkit ng tiket patunging Summer Olympics sa susunod na taon. Narito ang report ni Judith Caringal ng Sports Radio 918. Si one Asian Games gold medal winner Daniel Caluwag na muli siyang makakakuha ng pwesto sa Olympic Games. Ito'y kahit naghahabol pa siya ng puntos sa dalawa sa tatlong qualifying systems na pinapatupad ng World Governing Body na UCI. Ayon kay Caluwag, puspusan ang kanyang pangyayensayo ngayon sa kabila ng pagkakaroon niya ng trabaho bilang nurse sa State of California. My wife and my family, my daughter, we currently moved back to California. So from Kentucky to California, we recently just moved back. I've been racing, I raced a few races this year, more or less just to make sure where I'm standing and where everything's going at. So training is on track. Target ni Caluwag na salihan ang mga kaparehong BMX events na nagbigay sa kanya ng Olympic slot noong 2012. I know the expectation, I know the, I guess, routine, so it's not going to be more of a surprise. I know I have to prepare for it a little bit better. 2012 was a little, it was very exciting, like a kid in a candy store, almost. But, this time I already know what to expect. I kind of know the preparation that needs to happen. Samantala, aminado naman si Caluwag na malaking tulong para sa kanya ang ginagawang pagbubukas ng Chula Vista BMX Race Track na sa matagal na panahon ay naging exclusive training camp ng mga American riders. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, dalawang Philippine Superliga teams ang ipapadala ng bansa sa Asian Beach Volleyball Tour. Ito ang kinumpirma ni PSC Beach Volleyball Consultant Eric Lecane sa panayam ng PTV Sports. May report si Ms. Arian Malyari. Nakahanap na ng National Men's Beach Volleyball Team na ipapadala sa Asian Tour ang larong volleyball sa Pilipinas Incorporated at Philippine Sports Commission. Ayon kay PSC Beach Volleyball Consultant Eric Lecane, sisimulan na niya ang paggabay sa training ng dalawang pares na koponan na na-scout niya sa katatapos sa Philippine Superliga Beach Volleyball Challenge Cup. Ang champion tandem ni na Jade Becalda at Hakalaya Hilbuena at ang sibling partnership ni na Team at Danielle Young ang napisil ni Lecay na kumatawan sa Pilipinas sa Asian Tour. On the men's side, some of the play was very good. There's some players on the men's side that I think could really excel in Asia. On the women's side, we need to work on getting our level higher. Just keep training. A lot of these girls are just indoor players, so the beach game and the indoor game are very different. We're going to go right back to training again. The good thing with BSL is my guys from SM by the Bay won. So we're going to keep training, work toward playing on the Asian Tour. Samantala, tiwala naman si Lecay na makikilala ang Pilipinas sa Asian Beach Volleyball. My hope and dream is that we can get our level up, that we can start winning medals. No one has ever won a medal on the Asian Tour in the Philippines yet. A lot of countries are slowly getting better and better and better in their training. We still don't have a national set pool of players that train regularly. As far as team sports goes, the Philippines has a really good chance at doing well in the beach volleyball. This is a team sport that they can really excel at. Just a lot of perseverance, a lot of hard work, and anything can happen.
Unang dadayuhin ng Asian Beach Volleyball Tour ang bansang Indonesia sa Oktubre a 8. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantalang planchado na ang lahat para sa pagdaraos ng opening ceremonies ng 7th Interscholastic Athletic Association sa Cuneta Astrodome sa Pasay City sa susunod na Miyerkules. Nagbabayan Malyari. Tatangkain ng Philippine Merchant Marine School o PMMS na maidepensa ang titulo ng men's basketball sa 7th Interscholastic Athletic Association ngayong season. Bukod sa PMMS, pito pang participating schools ang paparada sa opening ng liga sa Cuneta Astrodome sa Pasay City sa susunod na Miyerkules. At ang mga ito ay ang Fiati University, St. Dominic College of Asia, Manila Titana Colleges, Manila Adventist Medical Center and Colleges, Philippine Women's University, La Consolacion College of Manila at ang guest school na Pats College of Aeronautics. Sa panayam ng PTV Sports, tiniyak ni ISAA President Melanie Florentino na masisiyahan ang mga sports fanatics sa pagbubukas ng liga, lalo pat bagong batch ng mga players ang makikitaan ng aksyon ngayong taon. It's going to be very exciting because, of course, PMMS would like to be the champion again for the time. And La Consolacion is also trying to be on tip-top shape so that they can still be highly competitive. And, of course, the other schools are also gearing towards that. Everybody wants to be on the Final Four. Bukod sa pagbibigay ng mga medalya at tropeyo, layon rin ng ISAA na maipromote pang lalo ang sports camaraderie ng bawat schools. We wanted to promote sportsmanship among our students in our respective schools. And then, what we wanted was to be able to extend that to other schools also. So we've always been promoting the spirit of camaraderie, sportsmanship, team building among all the students and athletes of these 8 schools. Bukod sa basketball, itatampok rin sa taunang sports fest ang mga sporting disciplines na badminton, swimming, table tennis at volleyball. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Swingman Zoran Dragic, inilaglag na sa roster ng Boston Celtics. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Inilaglag na sa roster ng Boston Celtics si swingman Zoran Dragic. Ito'y matapos na maglaro siya parang sa Panathinaikos team sa Greek Basketball League. Ang 6'5 Slovenian dribbler ay na-acquire ng Celtics sa pagkipag-trade sa Miami Heat noong isang buwan, pero hindi siya nabigyan ng pwesto sa lineup ng koponan. Muli naglaro para sa si Dragic para sa Phoenix Suns at Miami Heat noong nakaraang season kung saan nag-average lamang siya ng 1.8 points per game. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio. Sinimulan na ni Gil Simon ang title bid sa men's singles ng Rogers Tennis Cup sa Montreal, Canada. Kagabi ay pinatalsik na 9-seeded Frenchman ang nakaduelong si unseeded Andrea Seppi ng Italy 6-2 at 6-4 tungo sa pag-abante sa second round ng hardcore tournament. Tatlong beses na nakabreak sa laban si Simon at sinelyo niya ang panalo sa loob lamang ng isa't kalahating oras. Target ni Simon na makasungkit ng pang-13 career singles title. Sa Rogers Tennis Cup pa rin, umabante sa second round ng women's singles si unseeded Flavia Pennetta ng Italy. Ito'y matapos na dispatchahin niya si local wildcard Gabriela Dabrowski sa straight set 6-4 at 6-1 kagabi. Total dominance ang ipinamalas sa laban ni Pennetta kung saan 4 na beses siyang nakabreak sa kabuuan ng match. Ang susunod na makakatapat ni Pennetta ay si world number 1 Serena Williams ng Amerika. Sa football,
Imik na Manchester City ang home crowd sa Hawthorn Stitch sa West Midlands. Ito'y matapos na blanco hinila ang host West Brom 3-0 kanina. Unang umiscore ng 2 goals para sa Citizens si striker Yaya Toure sa 9th at 23rd minutes bago nagdagdag ng isa pang goal para sa team si defender Vincent Kompany sa 59th minute. Dahil sa panalo, inukupa ng Manchester City ang solo leadership sa unang linggo ng Premier League. At sa cycling, nagdesisyon si reigning Tour de France champion Chris Froome na pumedal sa Spanish Vuelta cycling race. Ito ay upang magkaroon siya ng pagkakataon na makapagsubi ng ikalawang Grand Tour victory ngayong season. Noong isang buwan ay kumupo ng ikalawang Tour de France title ang 30-year-old British rider at sa susunod na linggo ay siya ang mamumuno sa kampanya ng Team Sky sa Spanish Vuelta. Kabilang sa mga inaasang magbibigay ng matinding hamon kay Froome sa 21-stage bikeathon ay sina climber Nairo Quintana, Italian pedal pusher Vincenzo Nibali, American star TJ Van Garderen at hometown favorite Alejandro Valverde. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. You are watching PTV Sports! Nagbabalik ang PTV Sports. You know, real men wear pink. Good evening. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, so as usual, ito po yung second half ng ating program. Question correct of the day. Sa tingin nyo, tama ba ang desisyon ni veteran point guard Jimmy Alapag na magbalik aksyon sa PBA? Mm-hmm. Send your answers at facebook.com/PTV4. Or via our Twitter at PTV4_sports. Ayun, no? Yung nakaraan kasi, yung question of the day natin is sa national team. Mm-hmm. Oh, sa national naman, team naman yan. Ngayon PBA naman sa PBA via Meralco Bolts. Oh, palain mo yun. Parang lakas sa Meralco, ha? From team nakuha nila si Jimmy. Merong Jimmy Alapag. Although wala silang, ano, nawala yung Mike Cortez. Mike Cortez, nawala. Meron silang babalik yung Raba Aluseni. Ay, oo nga pala. Isa pa yun si Raba Aluseni. Meron pang Kelly Nabong. Ay, explosive yung dalawa na yun. Gusto kasi nila mag-champion. May Cliff Hodge pa. Ayos yun. Ha? Alright. Now, just in case, yung mga gusto pong sumagot via phone, ano, bago po yung ating number, 0916-391-5222. Again, 0916-391-5222. Yun. Tawag na. Bagong-bago. Globe. Giselle Guzman. Subukan na itong bago kong Huawei. Ayos na. Nagre-ring na agad. Oh. Agad-agad. Pero mamaya na. Mamaya na yung calls. Ano muna tayo? Facebook muna ba? Magdampo naman yung mga Facebook. From John Russell Ong Ico Cardinal. Oo, dahil marami pa siyang pwedeng patunayan at kayang-kaya pa niyang makipagsabayan sa mas batang mga players sa PBA ngayon. And hopefully, maglaro rin siya sa Gilas 3.0. Pabati po ang aking asawa na si Tintin at mga anak na si Johan, Joaquin at Juancho. Galing kay Dimitrix Rubio, sa tingin ko may ibubuga pa si Mr. Clutch Mighty Mouse. Pahay naman po sa TV, gandang Meg. Thanks po, God bless. O, si Dimitrix daw. Hey, Dimitrix. Hello. From Vinci Adriano, sabi niya, nakakaasar lang yung drama ng retirement niya na baliwala. Uy, pero tandaan mo si Michael Jordan noong 1994, nag-retiro din yun. Diba? Nag-anon siya ng retirement noon. Pero bumalik, siguro, ang ano nila is ambilis. Bumalik, ayun lang. Pero yung kay Jordan kasi ng press conference, ito, may ceremony, All-Star Game. May pinadala pa yung pamilya. So, paano pag nag-retire uli siya? Para si Jordan, 2003. Yeah. Washington. Sige, from John John, sa Gilas na lang siya maglaro. Mag-e-enjoy pa lahat ng fans, pati nanay ko. Si Danilo Mirabueno Toldanes, OU. Oo daw. Kay Kenneth Miranda, siguro malaki yung in-offer ni MVP sa kanya. Ewan ko ha, pero kung laro din lang, team manager ka na eh. Paano kung oo, nga naman. Yun, after mo maglaro si Meralco, say 2 or 3 years, eh meron na magaling na team manager doon sa Token Tex o sa Meralco, baka mawala pa. Yeah. Yun nga. Yun team manager lang ka na, tapos bigla kang babalik talaga sa masabi, player eh, di ba? Subok tayo sa ating sentimiento ng caller, colors. Ha? Yan, subok tayo, ha? Sige. Ayan, asan yung mic natin?
Yun lang, nag-static. Hindi, wala naman. Static shock. Pabot nga. Ito. Ayan, sige. Okay, yan. Sige, caller. Kanta! Joke lang. Hello. Good evening. Hello, Mike. Good evening. Yes, partner. Sino sila? Hello? Haji? Haji? Francis po, Francis. Ah, si Francis. Hello, Haji. Hello, for the first time, ikaw kayo na ako. Oh, Francis, anong sagot natin? Sabi na lang, sir. Hmm? Pwedeng-pwede pa eh. Pwedeng-pwede pa? Sir, sa 37 years old, marami pang masyado. Oo naman, pwede pa. Pero kasi yung question ng ano eh, yung legacy niya, tsaka anong future meron. Kung sakali, six-time diba? PBA champion. Team manager na siya eh, dun sa Token Text, diba? So, paano kung after niya mag-retire, wala nang team manager position? Sir, ma'am. Hmm. Sir, ma'am, coach. Coach? Baka mag-coach. Coach. Kung meron. Kung meron din. Meron po. Tingin mo. Oo, sir, meron niya. Ah. Meron niya. Siguro, sir. Hmm. Kung ano yun? Pero kung sa meron niya, ano, parang bahay na ito eh. Parang ano? Kaya ang bahay na ito mag-arong eh. Kaya. Kaya din ni Jimmy, no? Pwede pa yung mga isa, dalawang taon siguro. Tsaka kung magkakapag-bahay sa mag-arong eh. Oo naman. Iba si Mighty Mouse eh. Dependable player. Oh. I think kahit magbabalik action sa Smeralco, I think makakam off the bench siya. Pwede rin. No? Sino bang, sino starter doon? Ayun lang, isa rin yun. Kasi pa na rin. Kung nawala na si Mike Cortez, so... Depende sa draft siguro or sa trade kung meron siya makuha, di ba? Oh, number 4 ang meral ko sa draft. Si Ryan Reyes, mga ganun na. Di ba? Atali! Ay! Mamay! Magandang magandang makuha ng Alaska ngayon. Ganda natin na draft. Magandang makuha ng Alaska. Ano ba, Muse? Kung Muse ba namin. Asimapig na lang po. Asimapig na lang. Galing mo. Nice, nice answer. Gusto ka yan. Galing ka kung mami. Dito na lang ako sa PTV. Nananawagan ko kami sa Alaska Management. Na, ha? Position. Position. Sino bang pwede? Position. Mukhang malaki kailangan nila eh. Kasi may samitos. Sa Utuwa ba makaka? Wala malabo. Alaska ba? Feeling ko wala sila sa first round draft. Oo eh. Oh, nga. Second hindi round na sila na. Probably. Then, tinatanong niya kung sakali, sino yung kulang? Parang gano'n. Ah, gano'n ba yan? Okay. Na pwede mo ko sa draft. Oh, okay. Eh, malamang yan kung may feel am. Kung may feel am sa second round. Tingnan natin. Oo, tapos... tingin ko, kasi Guardia, okay naman sila. I think okay na yung... tandem ni na Casio tsaka ni Hasul. Banchero din. Chris Banchero. Diba? Chris Banchero. Oo. Pero kung di wingman, baka kung may mahirap yung malaki, pero mas madali siguro makuha ng wingman kaysa malaki. Back sa draft, ha? By the second round. Mo, alam mo, maganda rin sa Alaska, Francis. Yes, sir. Yung coaching staff nila, kapang-kapa yung collegiate landscape. Oh, okay. Alam nila eh, kasi si Topex is coach ng Lyceum. Oh. Si Louis Alas, matagal na naging coach ng Letran. Diba? Yes, sir. Oh. Si Alex Comto, napakasipag yan. Nagko-cover yan kahit mga maliliit na mga liga, di ba? So, I think, kung meron man team na magaling na makakuha ng steal ng draft, yan steel ay ang draft. Alaska. Yes. Yun din yung abangan natin kasi yung steal of the draft. Lagi. Pero sa Alaska, ano? Pag may? Ano? Mag-muse sana si Mang Meg. Baka pwede sa PCBL. Padre Encarnado, di ba? Huwag na. Wala akong hilig dyan. Oh, yung Tanduay. Busy. Oh, tsaka busy masyado si kalendaryo, Meg. No time. Busy si Meg. Oh, Francis, ano? Masyado na maraming gagawin. Ano na? Sa babae nila po. Sige, go ahead, Francis. Sa babae nila po yung girlfriend ko. Hmm. Hello, Dana. Uy. Hello, Dana. Hello, Dana.
Wow. Tapos sa mga Alaska Aces basketball ko kasi. Mga group ako. Oh, yeah. Okay. Si Hector, fan ng Alaska. Coach Louie Alas, madalas nanonood sa atin yan. Oh, oh. Salamat, Francis, ha? Okay. Alright. Thank you, salamat. Francis. Si Francis ng... Rizal yata yan, si Francis. Rizal, o. Oh. Sige, patay ko muna itong Huawei P8. Ay, yung bago ng Huawei. Siyempre. Oh, balik tayo, Facebook? Yes. From Boss Bree. Guys, sabi niya, tama naman yung desisyon niya para makatulong ulit siya sa Gilas. Kailangan ng Gilas ng leader sa loob ng court. Saka sabi ng mama ko, ang gwapo mo, Dennis Principe at Haji. Hi din sa'yo, Miss Meg. Palagi kayong pinapanood ng mama ko. Yan. Hi, mama. Thank you, si, ano pangalan ng mama mo? Boss Bree ba? Boss Bree? Si Boss Bree. Boss si Mama Saligay. Mama Saligay? Si Saligay. Ay, Papa Saligay. So, hi, mama. Maganda ang taste ni mama. Bilibo ko sa'yo, mama. Kaling, siguro gwapo si daddy. Pwede. No, si papa, siguro yung tatay ni, ano. Boss Bree. Boss Bree. Oh. Ito, galing kay Sherwin Argueza Zarate. Para sa akin, tama ang desisyon ni Alapag na bumalik. Para sa Meralco, kaya pa niyang lumaro. Good luck, Jimmy Alapag. Bam! Yan. Sige. From Verna Nacionales, sabi niya, okay pa, pwede pa siya sa hardcourt para mas ma-motivate sa paglalaro lahat ng bansa sa ipinapakita niyang dedikasyon sa basketball. Si Jun walang delikadansa. Kay Jans Lingganay sa Ladaga, di na lang sana siya nagpa-retirement ceremony kung may plano pala siyang maglaro ulit. Pero okay lang yan, magaling naman siyang maglaro. Ayan. Tsaka mabait. Mabait pa. Mabes yan, si Jimmy Lapan. Oh, so, color kayo, tayo. Meg. Sige, isang color. Ay, masasabi wala. Siya. Teka, sandali ah. Wala. Sige, basa ka muna. From Drew Doms Erasga, sabi niya, oo naman, magaling na player yan si Alapag. Alam niya, sarili niya, kung kaya o pa niya maglaro o hindi, at di kalibre ang mga kamay niya sa larangan ng basketball. Oo, yeah. Mighty Mouse. Okay, sige, caller tayo, Meg. Hello, good evening, PTV Sports. Ano pong pangalan niya? Idol, Dennis, Gandang Meg, and Poring Haji. Yeah. Hi, sino po sila? Si Rodel ko ito nung binangunan. Rodel, pakibabaan yung volume ng TV, ha? Sige po. Yeah. Si Rodel, mukhang bagong listener dahil TV, volume. Ayan na, Rodel. Okay na? Okay na yung flat screen natin? Nababa na yung ano? Hello? Sa tingin ko naman na pwede ko talaga makabalik si Jimmy at marami pa siyang tatalunin dyan sa mga... Baka may pa siyang tatalunin. Yang dance yan, kaya pa niyang patawin yan. Parang boxer lang. Kaya yung patawin. Pwede pa siya eh. Parang boxer lang, ano, maraming pang tatalunin, maraming pang tatawin. Pero nag-aaral. Maraming pang, ano, tatamaan. Maraming pang ano, mga batang players yan. Kaya pa niya. Yakang-yaka pa. Kaya lang, at dinagatan ko lang, bakit siya lang punta sa Meralco, di ba sister team sila? Di ba bawal na yata mga trade sa sister team? Oo, nag-three team yan. Three team trade. Oo. Dumaan muna si Jimmy sa Blackwater Elite. Tapos mula sa Blackwater Elite, binigay naman siya ngayon Meralco. Sa Meralco. Nagpabango muna ron. Tapos tsaka kinurikit. Tsaka umakit. Dumaan na sa Blackwater. Dumaan sa Blackwater. Nagpabango muna. Pabango muna. Okay. Okay, partner. Pwede pa akong tanong? Go. Yes. Sige. Nabasa ko lang sa endel sa... Bakit mapupunta nga ba si Divan sa si Malyari sa Inebra? Naku, saan mo nabasa yan? nabasa ko lang sa mga rumors na aling mga hindi pa mo no-share kung mga ano lang. May hirap yan. Karamihan ng mga rumors, sumasablay eh, no? Kaya dito, pagka ni-report natin, official yun. Yabang. Kasi may mahirap mahirap yung style na gano'n eh. No, kasi yung mga gano'n, parang meron na kukuwang information pero hindi pa talaga luto. Alam mo yun? Yung minsan nairinig na para lang mauna, babato ng gano'n, iti-tweet, di ba? So, maganda yung sure ball. Di ba? Mga rumors lang. Di ba sure yun? Di ba sure yun? Oo. Pero may medyo matunog ah, yung Malyari. Yun lang masasabi natin. Pero sa ngayon, siyempre, kung ikaw naman si Jason Webb, teka muna eh.
bagong coach ako eh, baka naman pwedeng ano, mga ganun ba? Okay. Okay. Pwede bumati? Pwede. Go, Ronel. Bati mga kasama ko rito, nakapananulog ka verda lagi na ano eh. Gabi-gabi kami nanonood sa inyo ng PTBS first month eh. Yan ang gusto ko. Sige, batihin mo lahat yan, kahit ilan yan. Basta nanonood. One minute. Salamat mga ka. Sama ito si Paring Glenn, no? Nanonood dito. Paring Glenn. Saat si Joby. Joby. Saat si Doy. Doy. Nanonood ako ka rito eh. Yan. Yan po, maraming pong salamat sa inyo. Yan. Okay. Salamat, partner. Tawag ka ulit ah. Yan. Okay. Epo, si Rodel. Mukhang first time caller. No? Ganda pa na lalim si ng boses ni Rodel. O, balik tayo sa Facebook. Sige. Sabi ni Eugene Canyo Sr., good PM mga idols. Tingin ko, oo, lalo ngayon na wala nang yung ibang line-up nila. Nung nakaraang FIBA, kailangan talaga yung leadership at shooting niya. Kayang-kaya pa naman niya makipagsabayan sa mas batang players. Idol Dennis, pang ilang pick po ang Pure Food sa first at second round ng rookie draft? Pakibati po sa lahat ng taga Sikyo, Tagluno, Barangay, Tagbitan, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. As far as I remember, yung Pure Foods 10th yata o 11th, kung di ako nagkakamali. Sa first round. Sa huling record ko, sa first round yun. Sa second round, hindi lang ako sigura. Oh, magkakaroon po kasi ng mga trade-trade dyan, eh. Hindi ko masasabi. Diba? Like yung number 2, no? Eh, malamang-lamang nga, eh, magkaroon ng ano dyan. Ang pagbabago. Mm. Okay, so yun. Antayin natin in the coming days ha, yung talagang mga pagbabago dyan. Alright? Yan na. Ito, galing kay James Ryan Marquez. Pwede pa siyang maglaro kasi meron pa siyang lakas para lumaban sa PBA. Pakibati pa lang Marquez family at sa Tagum City. At hi Miss Meg, ang ganda mo. More power to you. Thank you, James Ryan. Siguro masahin ko muna na yung so far, yung sitwasyon ngayon, no? Ang draft order. Number 1, Token Text. Nakuha nga nila dun sa Blackwater. Number 2, Kia. Pero mukhang di magtatagal yan. Number 3, Rain or Shine. Number 4, Meralco Bolts. Mukhang di rin magtatagal yan. Number 5, Hinebra. Number 6, Enlex. Number 7, Meralco uli. Number 8, Blackwater. Number 9, Pure Foods. Ayun. Number 10, ayun, number Enlex. Nine. Okay. Yes. Tapos, ang Pure Foods sa second... wala na rito. Okay, sige. Oh, yeah. Yun so far. So yun ang draft order. Oo, parang wala siya sa second wala round. Alright. Sige, basa tayo. From Joel Meneses, sabi niya, very early to retire because... Ito, gusto ko to parang nabasa ko na to kanina. Meron siyang acronym. Ayan, acronym ng Alapag. So, very early to retire because he is an ageless leader and primary asset as Gilas. Yes. Alapag. Agree. Galing, galing. Erwin Cristuta, ano yung MVP team malamang? Hindi naman magbabalik yan ng walang plano. Mm-hmm. From Michael Medici, sabi niya, wag na sana. Dapat mag-retire na, pahinga na. Pwede pa kung sa Gilas, kung kailangan siya ni Coach Tab. Tanong ko lang mga boss, kailangan ba active sa PBA o kahit sa anong liga para required na makasali sa roster ng FIBA Asia. Mabati naman kami dito sa SJGB, Bulacan na laging nanonood gabi-gabi ng PTV Sports. Salamat po. Hi, Miss Meg. Hi, Michael. Paano yung ano mo, hi mo? Yung pabebe. Hi, Michael. Michael Medici. Pakit lang na... Paano? Wag na, ganyan ako eh. Wag na nga. Tama na nga yan. Baka sabihin pa eh. Sagutin natin. Yung tanong niya, wala naman. Wala namang requirement. Ano? Kasi like, for example, nyari, gustong kunin ni Tab Baldwin si Marlo Aquino. Pwede yun. Retired na si Marlo Aquino, di ba? Gusto niya si Rudy Hatfield, di ba? Pwede yun. Basta yung, ang importante sa FIBA ay yung citizenship. Citizenship talaga. Yun lang talaga. Rule talaga. Kasi meron nga tayong tinatawag na open basketball. Whether pro or non-pro. Wala nang non-pro ngayon, you know? Or retired. Or, basta bahala ka. Basta yung, ano mo yan, kumbaga, yung nationality niya ay talagang sa'yo. Pwede yan. Kaya nga lagi natin hinahabol yung pag nag-naturalize tayo. Diba? Kasi citizenship eh. Ha? Okay, bye-bye na. Tapos na! Agad! Hindi. Hindi. Pati isa pa. Kahit isa pa? Sige, isa. Sa na lang. Yung medyo latest gusto nyo.
Medyo later, sige yung pinakama... Ayan, si Joker Aspa. Mukhang nakascript naman yung pag-retire at pag-trade kay Mighty Mouse. Eh. Ganun ba kadali ang magbalik sa PBA pag once nag-retire ka? Ang alam ko sa NBA, once nag-retire ka, mahihirapan ka makabalik ulit. Ano ba yan? Pati commissioner yata ng PBA ay nahuhokus-focus na ni MVP. Ay, wala namang ganun na parang kung mag-retire ka, parang for certain time, eh, hindi ka pwede makabalik. Wala namang ganun. Although, siguro sa NBA may pakiusap na kung pwede, wag na ganun. Pero dito sa atin, sa PBA, wala namang pong ganong ruling. Ano, na pag nag-retire ka, kailangan hindi ka makabalik ng 1, 2, 3 conferences or mga ganun. Walang ganun. Alright! Well, thank you. Okay. Maraming salamat sa ViewBlends. Please visit them at facebook.com/ViewBlendsPH. The House of Silhouettes for my lovely clothes. Mr. Amis Tumang. Ganda nga. Oh, maganda naman talaga. Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground. Pampered Witch Premium Organic Shampoo. Mr. Defend of California Bow. St. Luke's Medical Center. Miss Babes of Dermesthetics. Frank and Marcel Graphics, my jewelry box and of course, Prince. O, yung QCPD Police Clearance Team daw, nakatutok daw sa atin ngayon. No? QCPD, mga boss! Buhay po kayo. Salamat po sa inyong pagbabantay. Pakigreet naman daw yung mababait na empleyado ng Pag-ibig Show Boulevard, Acquired Assets, lalo na sina Alvin de la Peña, Anton Movilla, Walter Martinez at iba pa mula kay Ma'am Betka. Mga staff daw ng City Mayor's Office sa Tangub City, hello po, paki-invite niyo naman ako dyan sa fiesta. Nanonood daw sa atin ngayon dyan po sa Tangub City, Misamis Occidental. Mula sa akin tito na si Tito Mulong Kaaminyo, kay Lola Teray, hello po. Sa De Los Santos family dyan po sa Nangka, Marikina City, salamat po, kitakits tayo dyan mamaya. Pantuma family, sa Liano, Caloocan City, and of course to my mama, I love you, Papa, I love you, Ginger at Rose, and to Miss Aiza, love you. And a belated happy birthday kay Doc June Priela. Ayan, at siyempre to my wife Queen, I love you, Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, kay Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. Sports Radio family, maraming yes, maraming salamat sa suporta. Congressman Abraham Bumble Tolentino. Hello po. Ayan, Presidente po ng PhilCycling, para natin nakikinig, nanonood sa atin yan. Sa ating program. Eh, akala niya yung number ko yung binibigay natin. Eh, ay, congressman, yung number ko kanina, yun na yun. Alright. And, okay na, sports radio, napasalamahan natin. Okay na. Yung sa tuwan po, bukas. Alright. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. Next, Yoso. And Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po ang inyong paboritong Sports!